hanggang ngayon, wala pa nag, wala, bihira lang yung pinagkukunan nila eh. Tungkol doon sa inutang ni Marcos eh. Kaya nga sabi ko, pasensya ka lapit kung ikaw ay naging expendable dahil para mapagtakpan ang mga sekreto na yan. Ang sabi, kinausap yung mga kwan, matataas. Hindi pupunta yung mga kwan dyan, mga dignitaries na kwan, manunood ng kwan. Kalukuhan yun eh. Kaya nga inamin din eh, o inamin na ni Texie eh, na bumabayad talaga ang mga Marcos at Duterte na mga vlogger. Yan ang sinasabi ko. Hindi lang vlogger, kundi pati mainstream media binabayaran yan. Oh, pera-pera lang yan eh. Kaya nga, paano yung gano'n na nangyayari ngayon sa bansa natin? Kung lahat yan ay mga gumagawa ng mga kabalbalan, diniligaw ang katotohanan, pinipilipit, itinitwist nila. Kaya kawawa ang bayan. Linilihim nila yan. Pero palagay ba ninyo? Yan ang katanungan ko dyan. Kaya nga pinaimbestigahan ko yan eh, pero walang may gustong gumalaw dyan. Yan ang totoo. Ayaw nilang ibalita ng husto yan. Kasi yun sinasabi ko, yung Marcos na nagsalita sa business club at saka doon sa United Nations, ayun ang tunay na bongbong. At saka ito naman, kausap ni Biden, yan yung Peking bongbong. Yun ang panggulo ngayon. Kaya nagkakagulo nga eh. Kaya yan, may mga balak silang i-martial law. Hindi nagawa ni Duterte yan noon. Yung sa Marawi, hindi nagawa. Sabihin ko sa iyo yung totoo. Maharlikang general ang may mga gawa niyan. Ngayon, may mga pumapalag ng militare. Nagbabagong purina. Kaya, mahirap ang kayo ngayon. Kasi gusto nilang palitawin yan. Kasi yung kon ng Goldman Sachs, hindi ba, kasama yan. Kung makuha ninyo yung kuna sa TikTok, eka, may nakakuan dyan sa TikTok na yan eh. Ito ang title eh. Hanapin ninyo ito. Nakakuan yan eh. Yung tungkol sa kuan na yan, yung Save Our Children. Magkakasabwat yan. Eh may kaugnayan sa Goldman Sachs sa kwan, sa mga Marcos. Kaya nga linalantad ko ang katotohanan. Pero yung mga media na yan, pilit naman pinagtatakpan. Kaya nga sabi ko, bakit hindi imbestigahan ng Kongreso yan? Eh paano nga imbestigahan? Eh mawawalan sila ng kita. Nakakatiyak ka ba na yan lang ang inutang ni Kwan? Dahil nagkulang noong September hanggang October, nagkulang na ng 2 billion dolyar ang gross international reserve natin. Eh, kailangan itaas naman ng Federal Reserve Bank ang interest rate. Kasi ito pang isang mabigat yan eh. Yun yung sinasabi ko, private yan. Yung inutangan, parang Vanguard yan, yung kwanisiping debt trap. Kaya nga, kailangan magpakita ka ng mga titulo. Kaya nga sinasabi ko, nagbibenta ng mga lupa. Yun, di ba to?
Di ba kasabot ka dyan sa pagbibili ng lupa? Gago ka. O tapos galit kayo na hindi ko kayo murahin. Eh mga nagbabalat sibuyas lang naman kayo eh. Kung wari, akala nyo mga matitino kayo, mga banal. Puta kasi, banaal. Yan ang kwan doon, yung salitang Ilocano, banaal. Yan ang nababagay sa inyo. Kaya napakabigat ang nangyayari ngayon. Ngayon, nagrarally-rally sila. Ano mangyayari? Di ikukuha na nila ng Marcialo yan. Inuunti-unti na nila. Para makapasok yung tunay na bumbong. Akala naman ng tunay na bumbong. Makukuha niya yung mga kayamanan na yan. Wala. Sarado ang board. Sa PNB naga. Yan ang sabihin ko sa inyo ang tao. Sa inyong mga tao. Yung PNB naga, nandyan ang pinaka-central bank. Kaya yung central bank yan, sa Dewey, para sa Amerika yan, yung central bank sa Timog, para sa Kwanyan, para sa China yan. At yung Kwan naman, yung sa Mindanao, Maharlika Nation, nagpalabas na sila ng pera, nag-isayon. Eh, nagpalabas din si Jokno ng may Aguila at saka Tarsier, yung kamukha ni Jokno, yung Tarsier. Ano yan ngayon, di? saan ka naman nakakita? Dito lang sa Pilipinas, nangyayari yan ng maraming central bank. Pagkatapos yung PNB pa ni Marcos doon sa New York. Yun ang tumatanggap ng mga sanla. Mga sinanlaan. Yung pera na yon doon pumapasok. Pero yung PNB naga, yung vault yan, walang pwede magbukas niyan. Nangangailangan lang dyan yung spiritual wonder boy. Siya lang ang tanging pwede magbukas diyan. Dahil dyan, may password yan. At yung password yan, nakabatay doon sa tatlong Latin na sinasabi ko. Spiritualis, Mirantovid, Pure. Kailangan gawin mo ang tipipito. At yan din, makikilala kung sino ang spiritual wonder boy. Kailangan yan, 777. Kaya yung kundi, pinapuputok nga nila yan lapid-lapid ngayon. Eh, parang si Aquino na rin yan ang mangyayari. O, magkakagulo na rin. Kaya matatalsik ka rin bumbong. Eh, sinasabi ko sa inyo. Dahil yan, nagpupumilit. Dahil bagsak na ang Goldman Sachs eh. Bagsak na. Kaya nagpupumilit yan dito sa Pilipinas dahil dyan sa deuterium. Dyan lang sila tangi makakabangon, yung mga Marcos na yan. O, ay, akala ko bumbong, bubuksan mo. O, bakit hindi mo magawa? Yan, may susi yan. Sabihin ko sa inyo ang totoo. Kaya kung wala yung susi na yon, hindi makita yung susi na yon, hindi mabubuksan yan. Pero maski na wala yung susi na yon, pag makita lang ako, mabubuksan yan. Dahil magkakilala na kami. Kaya yung nagbantay sa Switzerland, siya din na naparito. Pero siya, yung mga spiritual yan eh. Naging bihag. Siya, yung lalaki, nandoon sa PNB New York. Dayuhan eh. Pero yung sa PNB naga, babae yun. At nakabatay din dyan sa Pinya, Francia. Kaya dyan, yung spiritualist, mirang tubig, pure, hindi yan ang password. Ang password dyan, nakabatay sa salitang Pinya, Francia. Paano nyo mabubuksan niya ngayon? Eh, hindi naman ninyo alam kung ano yung kwan.
Mas pinasabihin kong kwan yan, hindi ninyo maintindihan. Password. Pagkatapos sinasabi nila na kwan, totoo yan. Yung kwan, nakabatay yan doon sa 666, yung Tiburcio Villamor Marcos. Kung makuha mo yon, maging 666 yan, malalaman mo sikreto. Kaya kailangan umabante ka muna ng papuntang 777. Lahat gawin mo yan ng 77. Yung Tiburcio, 7 alphabets, lahat yan. Tiburcio, Villamor, Marcos, Taliano, Tagian, Deport. Kailangan gawin mong kanyan. Gawin mong tiga 7 letters yan. Ngayon, pag umabot ka dun sa ika-6, yun ang 666 ngayon. Malalaman mong sikreto niyan. Yung kung paano napunta. Pupunta at pupunta yung pagbisita ng Papa dito yan. Pero yung pagbisita ng Papa dito, hindi Papa ang tunay na pumunta dito. Sabihin ko sa inyo ang totoo. Nung panahon ni Marcos, hindi. John Paul VI yata yun, pero hindi yun. Kaya yan, pag hindi mo ngayon, pag abante ka ngayon sa 5, yung 5, tatanggalin mo na yung dalawa, yung Tagian, at saka Taliano, Tagian, at saka yung Deport, tatanggalin mo na yun. Pag tinanggal mo na yun, tatlo na lang matitira. Yung Tiburcio, Villamor, Marcos. Kailangan 7-7 dapat yan. Ngayon, dyan sa 5-5 na yan, dyan makikita yung sikreto ng biyaya. Kaya dyan, ngayon, pupunta ka ngayon, dahil lalampasan mo yung 8 eh, pupunta ka ngayon sa 9. Sa 9, nakakulong yung mata. Pag umabot ka sa 10, yan, dapat yan, dalawa magbubukas niyan. Isang babae, isang lalaki. Yung spiritual wonder boy, at saka yung signatory ng Mother Gold Volume Certificate. Kailangan 10-10-10 yan. Kung hindi mo alam ang code number nitong one na ito, at hindi itong one ng signatory ng Gold Mother Gold Volume Certificate, kailangan alam mo din itong pag pinaghalo mo yan, 10-10-10 yan. Pero itong kwan na ito, itong master account holder, may sarili din code number. Ay, tinatawanan ko yung Princess Elizabeth na yan. Walang alam yan. Hindi nila alam yung proseso. Yun ang sinasabi ko. Ngayon, kailangan magsimula ka sa baba. Unay mo. 1. Basta yan, kailangan magkuhan yan. 1, 3, 5. Ngayon, hindi ko akalain, yung plate number ng jeep ko noon, 513. Ngayon, i-reverse mo. 1, 3, 5. Kaya, kung ito, 1, oro, itong 3, mata, itong 5, ginto. Kaya dyan, may sikreto yan. Kailangan gawin mo tigliliman letter na yon. Yung Tiburcio, Villamor, Marcos. Paano mong gagawin niya ngayon?
Kaya yan ang sinasabi ko. Walang mangyayari yan. Kaya yan, pagpunta ni Juan na linihim para umutang ng malaki yan. Uutang sila ng malaki para may pantosto sa military upang hindi kumibo pag mag-martial law. Magkano nakuha? Bakit hindi ninyo verifyin niya kayo mga mainstream media? Puro kayo paliwanag, puro kayo paliwanag. Tatlo lang ang nagpaliwanag. O ikaw kay Buloy, meron kang sariling kwan, bakit hindi mo pakakwan yan? Pabusisi yan. Hindi mo kaya. Dahil malilintikan ka rin. Sasabihin mo, sugo ka ng Diyos. Kung sugo ka ng Diyos, yan, yan kita hinahamon. Hanapin mo ang katotohanan. Dahil yan, 1981, may balita na ako sa iyo, noong pa yan. Dahil inayaya ko nung kaibigan kong kwan, nasa media, punta daw kami sa Davao. Pero bago kami pumunta ng pagkatapos, pupunta daw kami sa Parang. Dahil may kukunin kami motor doon. Libre daw yun. Dahil nag-i-smuggle din doon sa Parang. Doon sa Cotabato. Ngayon, huwag kang mag-alala, pare. Pagpunta natin doon, bibigyan tayo ng mga batang babae. Nung marinig ko yun, hindi na ako sumama. Bahada na kayo, kako. Hindi naman ako manyak eh. Yan, di ba? Oh, Giboloy, hindi ako manyak. Balita na yan nung umpa. Kaya, nakaw, nagawa niyong kwan. Ngayon galit kayo sa akin. Bakit hindi? Yan ang pinahanap ko. Magkano ba talaga ang inutang? Baka hindi lang 2 billion dolyar. Sabihin ko sa inyo ang totoo. Dahil iprenenda na yung mga nabiling lupa. At yung kwan na yan, yung private entity na yan, mayroon din kaugnayan kay Marcos. Yung kumpanya na yan. Para gigipitin, parang death trap na ginagawa ni Sleeping, pero yung death trap na yan, ang may puhunan dyan, Vanguard. May kaugnayan din kay Marcos. Kaya yun, kung wari away-away ng Amerika, naku, huwag ninyong pagpapansinin niyan. Kaya nga sinasabi ko eh, ang Americans, yung mga Amerikano na yan, ay alipin ng Goldman Sachs yung gobyerno ng Amerika. Alipin yan ng Goldman Sachs. Ay bagsak na rin sila. Ang tanging paraan lang nila, mabuksan ang deuterium. Kaya nga, bakit iyan ang sinasabi ko na nga sa inyong mga kongres eh? Kayong mga congressman at saka sinatong. Bakit hindi ninyo imbestiga? Sino ang nagbigay karapatan upang magkaroon ng military bases? Hindi lang iisa. Di ang Amerikano dito sa Juan, Pilipinas. Magkano binayad bawat isa sa inyo? Oh. Kaya kayo, mga traitor sa bayan, kayong mga politiko, pera-pera lang naman ang kanyan eh. Dinadailan lang ninyo yung pogo, hindi totoo yan. Ang pogo, mga PLA yan. Kung yung China ayaw ng pogo, pagkatapos kayo naman tinatanggap ninyong pogo dito. Dahil yan, yung pinadadaan ng pera noon ay mura nung harangan ko. Wala na. Kaya tayo,
papunta na Sri Lanka upang maiwasan yan. Uutang ng malaki yan. Nangangako na nga, ganito ipapagawa, parang Duterte na naman yan. Walang nagawa. Kung wari mga ganito, ganito, pero tignan ninyo, kung kukwentahin ninyo yung 6 trilyon na hinutang niya, ganyan lang ba nagawa? Kaya sila gumagawa ng mga senaryo yan. Yang pagmali, yang kung ano-anong kinukuan nila yan. Kaya nga sabi ko, ipaliwanag ninyo lahat yan, pero walang magawa ang media. Wala nag-iimbestiga. Kaya nga sabi ko, upang mapagtakpan ang kaparpakan, gagawa ng malaking senaryo. Dahil ito, mabigat itong inutang ito eh. Mabigat ito. Private entity ito. Malaki ang porsyento nito. Siguro pinaliwanag na malpas yung kwan ng presidente ng World Bank. Walang pundo ang World Bank. At wala kang din kukunin. Inamin ng CIA yan. Lahat deport. Kung deport, hindi nagbayad. Yan ang ginamit sa COVID-19. Imbis na magbayad, yung COVID-19, yan ang ibinigay na kwan. Imbis na maghulog sa mga sinanlaang ginto, ay hindi na. Inihilo ninyo ang taong bayan. Buong mundo. Kaya hindi na alam ng BBM na yan gagawin niya eh. Oh, nasaan yung mga think tank mo? Mga sinasabi mo mga financial mga eksperto. Ayan, tuloy-tuloy ng pagbulusok natin. Kaya ang sabi ko, pagbulusok niyan, tatim mo, inflation, ang taas na. Saan ngayon yung pagkagaling mo, joke, no? O, ikaw, medalya. Finance secretary? Nako. Labas mo ang galing mo. Kung paano mo kukunin? Ang yabang-yabang mo. Kaya kawawa lang ang Pilipino. Yan ang sinasabi ko, squatter na tayo dito. Kaya nga sabi ko, bakit hindi yung kay Araneta, yung mga lupa ng mga Marcos, yung mga lupa ng mga Duterte, yung mga lupa ng mga Villar, yung mga lupa ng malalaking subdivision dyan na konektado din sa mga Marcos. Bakit hindi ninyo yan ang isanla ninyo? Kaya nga, yung sinasabi ko, nagpagawa ng maraming tulay at doon natitira ang Pilipino sa ilalim ng tulay. Hindi na. Napagtakpan nga naman yung inutang. Walang kwan lang sinabi, utang ganito, ganyan, ganyan. Pero yung hidden agenda, totoo kaya na 2 bilyon lang na dolyar ang inutang niyan? Yan. Kaninong umutang? Isa yan. Sino ang may-ari niyan? Kaya nga gusto ninyo maghirap ang Pilipino para manatiling mangmang eh. O hindi ba yung gusto ni putang inang Ferdinand Marcos na yan? Kaya nga tinanong niya si Mao Tse-tung eh. Anong ginawa mo at nakontrol mo ang halos bilyon, hindi milyon ha, halos bilyon na populasyon?
Tumawa lang si Mao Tse-tung. Anong sabi niya? Gawin mo mangmang. Gutomin mo at gawin mo mangmang. Hindi ganun ang nangyari. Pagkatapos, ikinan niya pa yung libro na Palobian Chori. O, Palobian Chori. Na Russian ang author niyan. Yan ay tungkol sa isang napakabagsik na aso. Kung paano napaamo. Kaya, binigyan niyang halimbawa yan. Kaya sabi ko, gumagamit lahat yan. Maraming taong ginagamit yung mga yan. Kaya nga, alam mo si yung Busoy? Yung Marcos Busoy? Kaya sabi niya, nagkukan siya ng shadow government, yun ang ipapalit niya, yung tunay na bumbong, eh hindi naman nila magawa na ngayon. Kaya lahat ng kadayaan, ginawa na nga. Oh, yan lang kadayaan. Kayo, admita. Ang media, admitado na lahat. Lahat. Hanggang Supreme Court. Para walang angal, ang kuminit. Kung yung mga ginamit na pera na yan, binigyan ninyong Pilipino, baka hindi ako papalagnagaano. Gusto nyo, makipagtulungan ako. Hindi ako makikipagtulungan sa mga magnanakaw. Mga ganid. Kaya nga yung alok sa akin eh. Kaya maraming galit eh. Eh, tingnan lang natin yung mangyayari. Sabi ko nga, uulit-ulitin ko yan. Hanggang hindi ninyo iniimbestigahan yan kung magkano talagang inutang yan. Uulit-ulitin ko yan. Dahil kayong mga nasa Kongres ang magkukan yan. Dapat kayo ang mag-imbestiga yung Blue Ribbon Committee. Oh. Pero kayo, ayaw ninyo, liniligaw ninyo. Katulad yan. Kababaril lang ni Juan. Ito naman si Tibuli, sabi niya, sigurado, impeda. Oh. Defensive na kagad eh. Oh. Huli na kagad kung sino may gawa. Kasi defensive ka na kagad eh. Oh. Pagkatapos ito si Sosa, Jesus ah. Oh. Natapos itong si Gadon. Eh, ilang taong ka ba nung magkuha ng Marcelo? Bago man, may mangyari sa Marcelo. Kaya ikaw, Gadon, gago ka. Gago ka, tangha ka. Salita ka ng salita na hindi mo alam. Nabihin ko sa iyo ang totoo. Tangha ka. Abugago ka. Kaya nga sabi ko, halos lahat yung bayaran. Yan ang dapat kunin ng Kongreso. Alamin yan. Pero iniiwasan yan. Sayang na lang ang pinasasahod sa inyo. Sabagay wala na kayong masahod siguro. Kundi uutang. O. Oh. Nagreklamo yung military. Sardinas lang daw ulam nila. Eh, mga inutil kayo eh. O. Oh. Eh, ang sabi ko, babalik ko na kayo sa Philippine civilian. Baka hindi na kayo ma-re-enlist. Yung mga kwan na yan, mga general, nasabihin, ma, hindi kung gusto nyo mag-serve kayo na walang sahod. Kung sino makatagal. Oh, may makakatagal? Wala. Dahil yan, matindi yung ginagawa nyo sa bayan nyo. Pera ng taong bayan yan, inaangkin ninyo. Ginagago ninyo, mahirap. Sino ba nakikipaglaban sa mahirap? Oh. Yan ay sinasabi ko. Para sa mahirap yan, hindi para sa mayaman.
Wala kayong karapatan ng mga mayayaman dito sa biyaya na ito. Sabi ko, hinihilo lang ninyo ang tao. Yan ang sabihin ko sa inyo ang totoo. Hinihilo lang ninyo. Hindi ko kayo titigilan hanggat hindi ninyo iniimbestigahan yan. Dahil yan, pinantakip lang yung pagkamatay ni Percy. Pinantakip lang yan upang hindi na makuan yung mga inutang na yan. Eh sa akin, hindi pwede yan. Pati yung pandaraya sa eleksyon, hindi pwede sa akin yan. Kaya punta daw ako ng korte para doon daw ako magreklamo. Oo, nagreklamo ako. Pero hindi dito sa korte, dito. Sa ICC. Kaya pala yung panako ni Remulla eh. Oo. Wala na, hindi na inyo ang kwan eh. Wala na kayong magawa dyan. Uy, imbestigahan talaga, maski na ikaw ni Mulya. Binenta mo nga yung kukulandya eh. Sa mga inchit. O, hindi ba? Maski na Justice Department Secretary ka, nung pakialam ko sa iyo. Kaya, kaya hindi niya kinukunyan si Lapid eh. Para lalong lumala ang gulo eh. Oh, hindi niya sinabi na inuutosan ko military, ayan bumbong, dapat magsalita ka ng gano'n na imbestigahan ninyong maigi yan. Dahil nakasalanay dyan ang kwan natin. Lalo na sa kalagayan ko dahil ako pangulo. Pero hindi mo sinabi yan. Dahil gusto mo talaga magkagulo. Marami na nagtatanong sa akin kung kailan huhuli na yung mga yan eh. Nagkakaulian na sa Amerika. May balita ako, parang in-execute na yata yung si Prince Charles. Bagsak na ang kwan ng Europe, bagsak na lahat ang mga kwan ng mga Group of 20. At tapos sasabihin na kung ano-ano ng mga troll na yan. Oh, umamin na si Trixie. May mga vlogger na binabayaran. Hanggang yata kay Mocha, 1 million yata isang buwan. O Bia, bibigyan ng magandang pesto. Ganun lang naman yung mga yan eh. Kaya yung tinanggal mo, magkakaroon, papalag yun. Sabihin ko sa iyo, papalag talaga yun. Bubulgar din nila. Hindi nga pinag-resign. Kaya nga lahat ng hindi nga sila kumukuha pa eh. Pinag-aaralan lahat nila yung mga kabig talaga ng mga Marcos yan. Ang kailangan matira. Yung mga dating kwan ni Marcos. Kaya na yung rail eh. Eh dapat makulong ka nga. Gago ka eh. Oh. Kaya ni Bersamin. Eh, mga tuta na talaga yan noon eh. Kilala ko yung mga yan. Marami pa. Yung mga retired na general na. O sige, ganyan na lang. Pero yan, hinihilo lang ang Pilipino. Sabihin ko sa inyo ang totoo. Hinihilo lang. Kaya yung mga vlogger na yan, mga mainstream media na yan, pag ganun-ganun lang yan, kung wari kinakalaban, kung wari may pumupuna, nako, wala akong tiwala dyan. Yan ang totoo. Sabihin ko sa inyo ang totoo. Wala akong tiwala. Dahil ang pinaglalaban ko mahirap. Hindi nila ako kayang bayaran. Kaya kung ano-ano na lang kung sa akin, bakit hindi ko pa daw buksan? Kung ano ako, sira ulo? Kayong makikinabang, mahirap, hindi. O sasabayan ninyo ako? Alam ko lang ang style nyo. Kaya nga sabi nung iba, Lolo, wag mo nang buksan, total makakatiis kami, mahihirap.
hanggat hindi mo nalilinis ang daan. Sige na. Salamat. Salamat.